Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update para nga po dito sa minomonitor natin na si Typhoon Jenny. Si Typhoon Jenny nga po, no, sa ngayon, yung pinakasentro po niyan ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Tinataglay po nito yung lakas na 140 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso pa po yan, ha, na abot ng 170 km per hour. At yung kanyang extension ng kaulapan ay posible nga po yung magdulot pa rin na mga pag-ulan dito nga po sa parte ng Batanes, Babuyan Island, Apayao, Ilocos Norte, sa may natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, and Mimaropa. Asahan pa rin po natin, ha, meron pa po tayong mararanasan ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan na minsan ay may pagbugso-bugso ng hangin. Sa may parte naman ng Visayas, asahan din natin dyan yung localized thunderstorm at yung ating southwest monsoon. At yung minomonitor naman po nating low pressure area na nasa labas pa rin po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga sa European Center, stable nga po na ito sa ngayon ay posibleng papasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At dito na po yan mag-intensify kapag andito na nga po sa may parte ng Bicol Region or Central Luzon. Ito nga po sa ngayon ay posibleng nga po na magkaroon ng landfall scenario sa parting Central Luzon. Ayun po yan sa European Center. At meron pa po yan isang kasunod na mas malakas na bagyo nga po na posibleng umabot po yan, ng super typhoon category. Pero sa ngayon nga po, yung sa advanced prediction ay mababa pa ang chance na ito yan magkaroon ng landfall scenario. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. Ito po sa ating advanced weather forecast ay makikita natin dito sa ating animation kung paano nga po na dahan-dahan na mag-i-intensify ano, itong low pressure area outside PAR. At possible nga po, no, na bubugso pa rin yung northeast monsoon. Dito po mararamdaman po yan hanggang sa may parte ng extreme northern Luzon. At by October 7, mapapansin mo nga po natin yung sirkulasyon nitong low pressure area. At possible nga po by October 8 ay papasok na to ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At ito nga po ay nasa eastern section ng Visayas at aakyat po yan sa may parte ng Bicol Region pagdating ng October 9 ng gabi. At dito nga po, posible nga po mag-intensify na po siya into tropical depression or mahinang bagyo. Mapapansin nga po natin, hahatakin pa po niyan yung habagat at meron po tayong northeast monsoon. Ito kaya po mapapansin nyo, hindi ganong lalakas sa ngayon. Sa advanced prediction, ito nga posibleng kasunod ni Typhoon Jenny at mapapansin nyo po dito sa ating monitor yung kasunod niyan na mas malakas na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 11, dito nga po mag-intensify po siya hanggang tropical storm category. At mapapansin nyo nga po, makakaranas nga po ng pag-ulan ng halos sa buong bansa dahil naman po yan dito nga sa posibleng panibagong bagyo at dito sa paghatak niya sa southwest monsoon at yung pagbugso nga noong ating northeast monsoon na magdudulot din po yan ng karagdagang pag-ulan. At ito nga po, nasa typhoon category na yung bagyo na kasunod pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman ng October 12, ito nga po at papasok po yan sa may parting Aurora at posibleng lalabas siya na dito nga sa may Ilocos Region or dito nga po sa may parte ng Pangasinan. Dito nga po, no, as possible na po siya as super typhoon category, itong kasunod pang bagyo. By October 13, ito nga po ay nasa parte na ng West Philippine Sea bilang
Possible nga po umabot siya rito ng typhoon category. Dito po siya mag-intensify kapag andito na siya sa may parte ng West Philippine Sea. At hahatahin po niyan yung habagat na magdadagdag pa ng pag-ulan dito nga po sa western section ng ating bansa. At pagdating naman po ng October 14, may pagkakataon nga po na posibleng bumalik, no? Paangat itong posibleng bagyo, no? At maapektuhan pa rin ang parte ng western section ng ating bansa at yung extreme northern Luzon kung saan nga naapektuhan ni Typhoon Jenny. Pagdating naman po ng October 15, dito mapapansin nga po natin, posible nga po yan bumalik dito sa may parte ng extreme northern Luzon. At mapapansin nyo naman itong isang malakas pang bagyo. Sa ngayon, mababa po ang chance niyan na pumasok ng Philippine Area of Responsibility dahil posible nga tumungo ito patungo nga po dito sa parte ng karagatan ng Japan. Kung nakikita nyo nga po ha, malakas po or mapaminsala itong posibleng kasunod na panibagong bagyo. Pero again, inuulit po natin, ito pong nakikita natin is advanced prediction lamang po ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin ha, kung ano nga ba yung posibleng magiging senaryo nitong dalawang posibleng malakas na bagyo na makaka-apekto na naman sa ating bansa. Tignan po natin dito sa ating wind map, no? Dito po sa wind map, mapapansin nyo nga po yung pagbuo nitong panibagong bagyo at yung isa na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Dito nga po, bago mag-landfall, yung kasunod ni Typhoon Jenny, posible nga itong isa ay nasa typhoon category na at malawak nga po ang kanyang diametro. At ito nga po yung magla-landfall dito nga sa may papasok yan, posible dito sa may Aurora at lalabas nga ng Ilocos Region or ng Pangasinan. At mag-re-intensify yan sa karagatan ng West Philippine Sea at mag-re-recurve po yan bilang isang typhoon category. Babalik po yan dito naman sa may parte ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan na para nga po itong nakikita natin ngayon ay posibleng mapaminsala na naman yung sama ng panahon at mas maaga po makapaghanda muli tayo para nga po sa posibleng banda nitong panibagong sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Sa